And there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And there came a messenger to Job and said, the oxen were plowing, and the asses feeding beside them. And his sons fell upon them and took them away. Yea, they have slain the servants with the edge of the sword, and I only am slain alone to tell thee. Sabaeans. While he was yet speaking, there came also another and said, the fire of God has fallen from heaven and hath burned up the sheep and the servants and consumed them, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another and said, the Sabaeans made out three bands and fell upon the camels and have carried them away. Yea, and slay the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. Chaldeans. While he was yet speaking, there came also another and said, thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And behold, there came a great wind from the wilderness, and smote the four corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead. And I only have escaped alone. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped. And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Sabay. In all this Job sinned not, nor charge God foolishly. Let's pray, Lord. Ang salamat po sa inyong salita, Panginoon. Ang totoo ni Job, Panginoon, ginawa niya dito. I pray na matuto po kami, Lord, nila sa kanyang kwento, but sa mga exchanges dito sa librong ito, Lord. I pray na makita namin ang inyong mga katotohan, Panginoon, ay solid, Panginoon, nagkakaisa. In the Old Testament, sa New Testament, ganun din even sa sinasabi nilang first book of the Bible, written daw po. So, ano naman yan. I pray na kami po'y matuto sa aming series about Job, Panginoon. So, kayo mong lalati, in Jesus' name we pray. Amen. Okay, makaupo na po. Salamat dito si Pame. Ngayari. Jill, di kaya. Nilagdagan pa. Okay. Ang mga lilit, huwag magulo, ha. Tali ko kayo, dumami pa kayo. Ang pinakamatindi yung bago, eh. So, ito po, umpisa po natin ang title po nito is Perfect and Upright, Chapter 1 and Job. So, again, medyo mahaba-haba po ito. Yan ang kwento dito, konti lang. Isa, dalawa, then tatlong chapter lang. Actually, yung isang is maikli lang. So, pero yung mga exchanges dito, marami pong aral dito, ating aralin. So, excited ba kayo? Amen. Makulit. So, meron daw isang lalaki in the land of Uz. So, kung alam niyo yung Uz, sabi nila, isa lang daw yan. Okay? Dalawang letra lang, nag-iba lang yung ano. Kung ano man, basta meron sa isang land, pangalan niya ay Job. And that man was perfect and upright. So, matino, maayos. Hindi yung sinabing sinless perfect, ha? Kasi nga, pag tinignan natin yung buong Job, may kasalanan din siya. So, yung sabihin lang yan, talaga pag tinignan mo, wala kang mapintas. Pag ordinary yung tao, wala kang masabi. Okay? Ano ba yan? Matalino, galang, sipag, mabisidiskarte, hindi ganakaw, syempre, hindi agrabyado, at marami pang iba. So, pwede pala yun, no? Dapat lang. And one that feared God. So, pansinin natin, magkano po yan, ha? Magka... Duksong yan. Kung ikaw ay matino, ikaw ay may takot sa Diyos. Tandaan nyo yan. Paulit-ulit po yung fear of God, fear God sa Bible. So kaya naman, ang kabaliktaran yan, yung nakakatakot ha. Pag kayo, sabihin nyo, matapang ako, wala akong nakakatakutan eh. Wala kang takot sa Diyos, yung gumawa ng kasalanan, minsan, di ba? Nakakatakot yan, nag-iingat kayo doon. Yun yung hangaan yun. Sabihin nyo na sa akin, iwasan nyo na rin. Huwag yung pinapagalitan mo, walang pakialam. Uy, galit ang Diyos dyan, wala kang pakialam.
ingat kayo dyan, okay? But parang minimum ano yan, minimum requirement para maging matinuang tao. Pero again, may ibang level din kasi yan. So, kaya... And then, dahil siya may takot sa Diyos, ano sabi? Eschewed evil is sinusuka rin niya. Parang kanina, vomit in the land. Ito naman, eschewed. Ibig sabihin, kinakamuhian mo yung masama. So, magkasama again yon. Kasi iba, ay, especially sa panahon natin ngayon, so, mahalin mo lahat ng tao, kahit bakla, kahit loko-loko. Hindi, obviously, pag mahal mo ang Diyos, may takot ka sa Diyos, mahal mo, for example, yung mga bata, ayaw mo ng mga umapatay ng bata, for example, di ba? Kaya inaabuso yung bata, mahal mo yung mga kababaihan, kahit wala silang isang kakayanan, depensa ng sarili niya, nila. So, galit ka sa mga abuso. Or ganun din, kunwari, mga tayo, nagkatrabaho na, mga lalaki, bayad kayong bayad ng tax, niya na ako ng mga official, for example, galit ka doon sa mga loko-loko official. So, magkasama po yan. Yung makikita dito. And then, verse 2, and there were born unto him 7 sons and 3 daughters. So, pwedeng aral dyan. Maganda po yung maraming anak. Okay? Hindi so, ayaw, yung daming anak nito, loko-loko to siguro. Eh, kasasabi lang, perfect enough pa rin sa maraming anak eh. So, hindi masama yun. Amen? Tuloy tayo. His substance also, so, sinasummarize lang po kung gaano siya kayaman. Medyo mayaman, no? Sabi dito, 7,000 sheep. Na-imagine nyo ba kung gano'ng ka... Pag nakita mo, puro sheep, di mo alam, 1,000. Eh kung 7,000, eh mayroon pang 3,000 camels, 400 yoke of oxen. Kasi 400 yoke of oxen. Marami, basta. And 500 she-asses. So bakit hiniwalay pa yung she-asses? Di ko alam. Bro, mas mahal yung mga babae. Hindi ko alam. Na asses or donkey and every a very great household eh marami kang anak, marami ka ring servant, no? So sinama yung sa household. So, isa lang po yung asawa niya dito na binanggit, okay, singular. So that this man was the greatest of all the men of the east. So siya pinakamayaman sa east. And his sons went and feasted in their houses, so hindi naman masama, no? Kain-kain, party-party, kaso everyone is day. So, sinasabi dyan, parang birthday. No? Kailan ba yung his day? Hindi malamang birthday niya yan. So, hindi na masama. Diba? Kasi kung puro gano'n, yun na masama. And sent and called for their 3 sisters to eat and to drink with them. And it was so when the days of their feasting were gone about that Job sent and sanctified them. So, yun nga, parang nag-aalala si Job. Kasi itong mga to, puro party-party. Na pag ikaw, mga magulang, nakikita mo, nagsasayo yung mga anak mo. Inakabahan ka ba? Minsan, di ba? Kasi nga, alam niyo yung masaya. Sabi nga sa inyo, emotion, delikado yan eh. Normal yan. Pero pag nasobrahan, either sobrang galit, sobrang self-pity naman, sobrang lungkot, sobrang saya, delikado yan. So yan ay kinokontrol. Okay? Kaya si Job dito, sabi niyo, nag-offer siya. Ibig sabihin, pasan ba yung offering ng burnt offerings? So parang nagahandog na sa Diyos, Lord, baka sabi dito, baka nagkasala na sila, you know? And that my sons have sinned, okay, it may be. So hindi niya sigurado, pero maaaring sila yung nagkasala na and curse God in their hearts. So ba't gano'n napasok ngayon yung curse God? So again, yun nga, pag puro kasaya. Kaya tayo, hindi pwede yung puro saya. Yung mga anak nyo, turuan nyo magtrabaho, mag-responsable, kahit sa church. No, wala tayo dito paborito. Ito si ano, huwag niyo pagtatabawin to kasi ano to eh, maselan to, ano man yan. Ito yung pinakamaganda sa atin, huwag niyo pag-uugasin ng pinggan niya. Kaya mo siya, huwag siya mga problema. Sama niyo soul winning, may mga babae, gadyan lang. Pero hindi pwedeng walang gagawin, okay? Kasi pag puro happy-happy, alam mo na. Tapos ha, pag yung mga anak niyo, mga ginagamit yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Di ba? Pwedeng ganun kasi. Nanonood ka ng Hollywood, lagi yung Jesus, yung God, oh my God. Ganyan, ganyan eh. Okay lang kung talagang may matinding ano, di ba? Sinabi rin sa Bible eh. Oh my God eh. Pero hindi yung joke-joke. Walang kakwenta-kwenta. Okay?
Now, there was a day when the sons of God, ito po yung medyo gatagal tayo, kasi ito po yung may maling aral dito, no? So, sino yung sons of God dyan? Okay, sabihin ko lang sa inyo, yung karamihan dyan, nagsasabi, medyo marami. Nag-aagin sila na yan daw yung mga anghel. So, pero totoo ba yun? Tama ba yun? Sa Bible po, consistent yan, pag pinag-aralan mo, yung sons of God ay mga anak ng Diyos. Sino ba yung mga anak ng Diyos? Mga ligtas, mananampalataya. Eh, may sinabi rin dito sa Job, na andun sila sa, saan ba yun? Sa Isaiah tayo. Na andun sila yung, ano, may paliwanag doon, pagdadaanan natin. Sana. Pero dito lang ang mga sons of God ay, syempre, ito yung mga hindi na nabubuhay, no? Mga patay na. So, syempre, nasa langit sila. At kaya sabi dito, came to present themselves before the Lord, eh, ginagawa naman talaga yun. Kaya sabi dito, and Satan came also among them. So, ito yung pinanggagalingan nila. Si Satan kasi is dating anghel. So, baka yung sons of God is anghel. Wala namang sinabi doon. Okay? Punga dyan. Anghel ka mamaya. The Lord and Satan came also with them. So, anyway, anong ginagawa ni Satan sa langit? Yan ang tanong. Anong ginagawa ni Satan sa langit? Yan. So, sa panahon po ngayon, tandaan niyo po ito kasi may magsasabi, nasa si Satanas? Nasa impyerno daw. Sa later yun. Sa ngayon, tingnan niyo katabi niyo. Wala yan, hindi yan ha. Pero, gagala-gala po siya. Yun ang sinasabi dito. Kaya sa tatanungin siya, oh. When's come? Tinanong siya, oh. When's comes daw? Sinasundan niyo ba? Tingnan niyo ha. So, tinanong ng Panginoon si Satan, saan ka nang galing? Then Satan answered the Lord and said, from going to and fro in the earth and from walking up and down it. So, pagala-gala lang po yan. Ano ba tinaalaw ng Diyos? Hindi ko nang alam. Parang yung sagot natin dati, inaalaw lang niya. Nasa ano naman, wala naman siyang magagawa kung ayaw ng Diyos. Actually, pwede nga siyang unahin na sa impyerno, pero hindi yun ang ano ng Diyos eh. So, makikita dito, no? At naman, ito na nga. And the Lord said, punta dito mga kwentong to, ha? Kasi ito ay very, nabanggit ko last time, yung Book of Job. Solid po yan. Wala kang pwedeng sabihin dyan na konta sa iba. Yung nga mapapansin natin series na to. Pareho yan po. No? Sa Old Testament, sa New Testament, mga prinsipyo dito ay, ano, totoo din. So, kung nakita natin si Satan dito ay gagala-gala, ganun pa rin yan ngayon. Sabi ng Panginoon, ito pinagmalaki na ng Panginoon si, nabanggit kanina si Job. Kung sino ba yan? So, ang aral dito, pwedeng ganun pala tayo. Mag-iingat ka rin, ha? May pinagmamalaki ka ng Panginoon. Nakakatakot din kasi pwede kang, alam mo na, gagawin dito. Pwede ka subukin. Gusto niyo ba yung pinagmamalaki kayo ng Panginoon? Si Queen Elizabeth, pinagmamalaki siya ng UK. Lahat na, bumati na, sorry, rest in peace. Anglican yun eh. Ano ang paniniwala nila? Diba? Good works. So, gusto natin, ano, gusto natin pagmalaki tayo ng Diyos, hindi ng kung sinong news media. Okay? So anyway, si Job ay pinagmamalaki ng Panginoon kay Satanas, no? Sabi dyan, has thou considered my servant Job that there is none like him on the earth? A perfect and an upright man, one that feared God and should give. So, inulit yung kanina description. Kaya sabi ng Satanas, ano gagawin niya? So, salit na mag-agree, eh, kasi Satanas nga eh. So, ganito sinabi niya, tandaan niyo to, kaya huwag kayong ganito. Okay? And Satan answered the Lord and said that, now, by the way, nasa na sina, ano? Mga bisita. Sina Luisa. Si, ha? Umalis. Okay. So, sabi ni, ano, Satanas, kakontahin niya, di ba? Ganyan po yan, kaya huwag kayong ganyan ha. Tayo din natin kinokonta si Queen Elizabeth lang para wala lang, okay? May aral kasi dyan eh. Pero dito, si Satanas kumukonta siya kasi nga, talagang masama siya. Gusto niyang baliktarin to, no? Sa halip na si Job ay hangaan natin, ito si Darby niya. That Job feared God for naught? Kaya ba may takot sa Diyos si Job kasi wala lang?
Magandang accusation. Ibig sabihin, matinding accusation niya. Kasi, for example, may nakita ko dito na si Brother James, maayos na tao. Eh, kaya naman maayos siya, takot sa asawa. Eh, mga ganun. Kaya, dahil mga ganun. O kaya takot kay pastor yan. O kaya, ano ba yung mga pangit na accusation nagtapa? Eh, madalas ganun eh. Takot lang kasi kung kanino yan. O kaya, ano ba, matanggal sa trabaho yan eh. Ganun talaga eh. Hindi naman yan, pakitang tao lang naman yan eh. Ano, mga ganun ba? Or, pag hindi niya ginawa yun, mawawalan siya. Ito yung sinasabi kay Job. Kaya naglilikod si Job kasi naman, ito sabi sa 10, no? 10 to, not to verse 10, eh kasi naman pinagpala mo ng husto eh. Kaya may takot talaga sa'yo. Doon hindi laging totoo yun, di ba? So hindi lahat ang mayaman, may takot sa Diyos. Pero kasi ina-accuse nga ni Satanas eh. So again, huwag natin gayahin, mag-ingat tayo sa ganun. Ibig sabihin, nangyayari yan. So, huwag kayo masyadong, ano, pag alam mong right with God ka, hindi mo kailangan maano kay Satanas. Kasi alam naman ng Diyos yan. Okay? So, ito mga inisa-isa ni Satanas, oh. Has thou not made an hedge about him? So, pinotektahan mo siya eh. Kasi sinabi hedge, ito po yung mga nakangat na lupa sa, for example, sa pananim. So, medyo may mga ganun doon. So, binakuran mo siya. Hindi siya, wala siyang problema. Okay? And about his house, pati sa kanyang mga kapamilya. About all that he had on every side. So, lahat ng pati pag-aari niya, binakuran mo na. Hindi mo na pinotektahan mo kasi. Diba? Eh, natural lang naman yun. Eh, bakit na minamasama? Huwag kayong ganun. Amen? Mga kay Satanas nung pag ganun. Ba't kayo may naingit ka ba? Oh, so what? Normal lang yun. Kung nga i-please niya ang Diyos, babakuran talaga siya. Kaya huwag kayong maingit. Actually, i-desire nyo na lang din. Na kayo, ipagpalain, protektahan ng Diyos. Amen? Kaya nakita natin, si Satanas ang attitude ng Satanas yan. Okay? And thou hast blessed the work of his hands. Eh, kahit anong ano eh. Kahit anong gawin niya dito, pagpapalain mo, nag-business ng ganyan, nag-boom. Nag-business ng ganyan, boom pa rin. Ay, bagong business ulit, boom ulit. Nagtanim ng ganyan. Yung iba, na hindi umaani, naisira ng peste sa kanya, laging ano. Eh, kaya ka naman may takot sa iyan eh. Nakita niyo yung magandang bagay, binabalik niya sa Satanas. So, ganyan po yan. Kaya ingat at huwag gayahin. And it's the substance is increased in the last. So, ang linaw po dito, hindi lahat ng mayaman ay loko-loko. Okay? So, unang lesson natin, isa sa maraming lesson natin, huwag niyo agad sasabihin dahil mayaman yan. Kaya loko-loko yan, hindi. Kung may nakita tang may talagang may ginawa, yun, pwede. Anyway, but put for this time, so yan ang challenge ng Satanas. Sige, subukan natin. Touch all he does. Ibig sabihin lang, galawin mo. Okay, ano yan sa ano? Ibig sabihin yan, kaya minsan sinasabi natin, pag pinitik ka ng Diyos, anong sabihin ng pinitik ng Diyos? Parang pinarosahan, di ba? But pitik lang, eh, kasi medyo konti lang. Kasi pag ginanyan ka na, durog ka. So ganito, touch all that here. Ibig sabihin lang nun, alisin mo or galawin mo. So kaya makikita natin mamaya kung ano ibig sabihin nun. Sabi ang isang challenge ng Satanas, yan si Job, alam mo, ganyan-ganyan. Pag nawalan yan, naghirap yan. Susumpa ay kanyan. Pinakita ba kayong ganun tao? Iba, diba ganun? Actually, maraming atheist ganun, sabihin nila, eh, kasi namatay yung aking pinakamamahal na anak. Therefore, walang Diyos. Kaya galit na ako sa Diyos. Ha? Kanino ka galit kung walang Diyos? So, pero ganyan po yan. So, pero titingnan natin kung gano'ng mangyayari. Sabi dyan, and the Lord said unto Satan, behold, all that he hath is in thy power. Only upon himself, put not forth thine hand. So, sa Tagalog, o sige, inaalaw ka. Napansin nyo ba yun? Si Satanas hindi makakagawa ng kahit ano kung hindi pag-aalaw ng Diyos. Pansinin nyo yun, ha? Very basic principle yan sa Bible. So, ibig sabihin ito, kaya nag-pray tayo sa Diyos, protectahan kami. Ganyan, kung ano, na, yung sasakyan natin, gusto sirain ni Satanas eh. Kasi, dami na sa save sa halala. Sabi ng Panginoon, hindi, ina-imagine ko lang ha.
sige, galawin mo yung sasakyan, pero dapat walang masasaktan. At makaka-uwi pa rin sila. Anong ganun ba? Nagsinabing ganun nangyari, pero galing ganun. Ha? The Lord said, Satan, behold, and so Satan went forth from the presence of the Lord. So nakakatakot, no? So inalaw ng Diyos. So again, bakit? Nalalaman natin sa bandang huli, pero short answer, may dahilan yan. At ang Diyos ay kahit may masamang nangyari sa atin, may maganda pa rin dahilan. Madalas ay sinusubukan tayo. At ganun, sinusubukan tayo at pagpapalain lalo tayo katulad ng Job later. Tapos na. Ay, sorry. Sino ba ako? So yun na. So ano nangyari? So ganun, another day, ginagawa ng mga anak especially, kainan ng kainan, kaya mag-ingat tayo pag puro kainan. Okay, oh, sa totoo lang, kasi pag puro saya, parang wala yan eh. Kaya magsasabi ko, pag nakikisaya kayo sa kainan, utang na lang, trabaho din ha. Sana mauisip nyo. Ay, salamat, dahil blessing ha. Huwag naman sa atin makalimutan ng Diyos. Amen? Amen. Kasi parang feeling mo, wala na eh. Wala nang paghihirap. Which is not true. So, nangyari nga, and there came a messenger to Job. So, isang araw lang to. At nakakabigla eh, no? Kasi, yung tinext to sa kanya, or what? Then, may isang messenger. Hindi lang isa. I mean, yung magbabalita sa kanya ng masamang balita, sunod-sunod. So, una, sabi dyan, as usual, siyempre, yung mga kahayupan mo, yung mga oxen, asses, kakain-kain lang. And then, yung Sabians, para mga tao lang po yan sa kung nalagaw sa Africa, ganyan. Nabanggit sa ibang place sa Bible. So, yung sabihin ng fell upon them, nalaglag. Hindi nalaglag yun, ha? So, sabi ni Solomon kay Binaya, fall upon him. Yung kay, ano, sino ba? Abijah tayo, tsaka kay Joab. Yung sabihin ng fell upon him, patayin mo. Okay? So, itong mga Sabians, ang layo ng pinanggalingan, bakit pinatay yung mga hayop? Diba? Wala lang, siguro, trip lang nila. Hindi mo alam, pero pinatay yung mga, siyempre, kabuhayan ni Job yun. Pati yung mga, siyempre, yung mga utusan niya, yung mga kanyang mga servants, mga empleyado niya. Buti may nakatakas, kaso wala na mga gawa yun. Isa lang natira, binalita lang kay Job. Hindi pa natapos yun. So, habang inukwento yun, may dumating na naman. Sino kaya itong katatapos lang dito? Tapos sabi, the fire of God is fallen from heaven and that burned up the sheep and the servants and consumed them. And so dito naman sa iba, kasi ang dami niya nga ang hayop eh. No? So yung isang servant dito, marami sila, kaso napatay. Namatay, pati mga hayop, at yun ay galing daw sa Diyos. So malamang hindi sa Diyos yun, kay Satanas. Tsaka yung mga sabihan siguro, binulungan ni Diyos, ganyan, ni Satanas. Patayin mo ato, pagtripan mo lang. So ano nangyari? Nawalan si Job ng maraming hayo, pati mga servants. At meron pang isa, yung Chaldeans naman, dito naman sa north. So yung mga sabihan sa south, Chaldeans sa north. At sabi dyan, ganun din, fell upon the camp, pinatay lang, oh. So either pinatay o ninakaw, pero sabi nyo, pinatay. Matama, and they carried them away. And slay the servants with the edge of the sword. So, ang dami. Ito yung matindi, mga anak niya. Ano mangyayari sa anak niya? May mga gwaldiya yan. Oh. So, nag-happy-happy. Kaso, sa 19, and behold, there came a great wind from the wilderness and smote the four corners. So, ano to? Twister. Ipo-ipo. Hindi lang hurricane. Hurricane, ano lang yun eh. Hangin lang yun. Pero pag smote the four corners, ibig sabihin, lahat ng bahay niya, bahay nila ay alam mo na, alam niya ipo-ipo, di ba? So at nung siyempre nilaglagan daw ng mga men, sabihin talagang inangat and then saka nilaglag. So ipo-ipo yan and they are dead. So si Job talagang ano na nga, di ba? Namatay yung mga hayop ko, ang dami no, namatay, ninakaw, pati mga anak ko ba naman? May natira naman sa kanya yung mga servant ng konti, pero ano ba to? So ngayon nangyari sa 20, then Job arose, so kilala niya si Job ha? Upright siya, pero ito yung pagsubok niya, nanakawan siya.
And Job arose and rent his mantle. Ano yun? Laging ginagawa ito. Meron dito ano eh. Sino yung wrestling dito? Yung wrestling kasi dati, ginagawa. Si Hulk Hogan lang ba gumagawa nun? Si Randy. O, basta yung pinupunit yung damit. Yan ang expression sa Bible madalas ng matinding pagkapighati. Okay? Hindi siguro, ano man yan, no? And shave his head. Ay, mga babae daw, di ba? Ay, si, ano, di naman. Nagpagupit. Pero mga babae lalo. Okay, nabasa natin kanina, di ba? Sa mga nabasa. Sa Leviticus, di ba? Thou shall not round the corners of your head. So kahit lalaki, bawal mong pakalbo. Yung sabi sa Bible, kaya iba, paano kaya ito? Eh, madalas mga Kristiyano papakalbo kasi pag napapanot, eh, pangit naman ganun daw, papakalboy na lang. So, sabi sa Bible, wag. Tsaka yung, ano, yung bigote nyo, kung gusto nyo ahitin, ahitin nyo lahat. Napunta tuloy tayo doon. Ahitin mo lahat, wag yung may design. Nauso dati dito lang, eh kung kay Hitler, gusto nyo yun? Yung iba naman, ito ahit, ito meron. Iba naman, ito ahit, ito ano yun? Matindi kay Tony Stark, di ba? Anyway, iba paikot. Anyway, malayo na yun. So, pero sabi dito, so bakit ginagawa ng tao tong shinave niya yung head niya? Kasi nung unang panahon, kahit ngayon nga, so gusto niyo parang makita niya yung kalungkutan mo, lalo pag babae, no? Kahiya-hiya daw yun. Pero dito si Job eh. So, masama yung ginawa niya. Meron parang reflection yung kanyang grief. At fell down upon the ground. Madumi sa ground, di ba? Ba't ka gaganyan? So again, nandun yung kanyang grief. Pero siya ay sumamba. Yun ang maganda. So, na-imagine niyo ba kung ikaw mawala ng ganun? Ubos. Naiyaman ka, tapos naubos. May natirang konting-konti lang yung servant niya. Anong gagawin yung servant niya? Wala namang gagawin. Diba? Imagine nyo ba? So, imagine yung sarili nyo. Kunwari, wag naman. Diba? Kunwari lang. Matay lahat ng kamag-anak nyo. Kayo natira. Gusto mo yun? Mabuti kung ikaw yung nagmana nung naiwan nila. Kung walang pinagmanahan. Kasi nga, ninakaw din. At hindi. Pero maganda nito, siya ay sumamba pa rin sa Diyos. Ibig sabihin, kabaliktaran ng iba. Ng iba, pag ikaw ay nakaranas ng ganyan, nabanggit ko rin yung mga atheist, magagalit na sa mundo, gagawa ng masama at ang dahil lang kasi ako ay, alam mo na, ito yung nangyari sa akin. So maganda kay Job, talagang makilala natin siya, maayos yung kanyang spirito, no? So sumamba sa Diyos. At ito yung sinabi niya, marami tayong matutunan sa sinabi niya eh. At dapat apply din natin sa buhay natin everyday. Sabi dyan, naked came out of my mother's womb. So, sino pinanganak dito may damit na? Naka-Nike na. Lahat ng bata, pag pinanganak ka, hubad, wala eh. Doon ka pinanganak, wala. Kaya sabi ni Job, and naked shall I return hither. Hither. Okay, obviously, hindi sa nanay niya. Ibig sabihin lang, pag mamatay ka. Pag namatay ka, kahit suotang ka, wala pa rin yun, hubad ka rin. Kaya sabi niya, the Lord gave, the Lord hath taken away. Magandang prinsipyo. Ang Diyos ang nagbigay. Ang Diyos ang kumuha. So, bandang huli. Parang equal lang. Eh, binigay. Binigay. Salamat. Eh, inalis. Eh, gusto niyang alisin. Eh, siya may-ari. So, magandang prinsipyo yun. So, wala dapat. Kunwari, Lord, nako! Ang hirap ng module ko. Eh, gusto kong maging top 1. Ayoko ng top 2. Kaya this time, Lord, bahala ka na. Ayoko na sa church. Tama ba yon? Kasi kung alisin ng Diyos yan, siya nagbigay niyan, siya rin ang kukuha, o kaya minsan, hindi naman kukuhain lahat, kalahati lang. Tama ba na, Lord? Diba? O kaya, sa trabaho, madalas yan eh. Manluloko lang naman tayo ng konting tao eh, ha? Ay, umaman tayo ngayon. Kunwari, may maunlad kayong ano ba? Yung mga business. Kunwari, nagbebenta ka ng sapatos, for example. Yan, sapatos especially. Nakita ko sa sapatos ni Steve Peter. Sira na, di ba?
So, matibay na mga sapatos, leather. Hindi halos naisira yan. Ewan ko sa akin. Hindi naisira ito, pero yung gilid na nasira eh. Hindi ko alam, basta nasa, nasa gilid. Anyway, so para ano, gumagawa ng sapatos, nakabenta ka, di ano ka ngayon? Umikita ka, di ba? Blessing, mayaman ka, ganyan. Nako, kinumpetensya ka ngayon. Gusto mo, ayaw mo mabawasan yung ano mo, kita mo. Gagawin mo ngayon. Manluloko ka lang naman tao eh. Medyo lang. So, sa halip na leather yung ano mo, yan nga, mga leather it, or may halo. So, manluloko lang naman ako konti, Lord eh. Tama ba yun? Eh, mababawasan kita ko. Di ganun. So, nagbigay niya eh. Handa niya yung prinsipyo na yan. Kaya napaganda nang nakita dito. Ito, sabay-sabay pa sa isang araw. Pati anak niya, patay. Sino matutuwa noon? Wala. Pero anong gagawin mo sa Diyos ngayon? Sisisihin mo siya? Siya nagbigay lahat yan. Ngayon, kaya dapat kahit iwanan ka na sa awa mo, hindi maganda, di ba? Pero ano, sino ba ang Diyos? Iniwanan ka ng ano mo, ng friend mo kasi dati ano kayo, dati pare-pareho kayong ano ba, malandi, for example. Eh, ayaw mo na kasi sinasabi ni Pastor, huwag tayong ganyan, huwag tayong ganyan. Eh, sige, piliin mo, ano, kaibigan mo, yung pastor mo. Eh, huwag yung paliin yung pastor mo, piliin mo yung turo sa Bible. Sinong, ano mo ngayon? Eh, mawawala yung friend ko eh. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang magbabalik, ang Diyos ang mag-aalis. Walang sisiyan. Amen? Sundin mo lang siya. Eh, pastor, may naliligaw sa akin, pogi-pogi. Kaso ayaw sa church. Ayaw sa pastor, ayaw sa ano, kasi iglesia na manalo siya eh. Anong gagawin ko ngayon? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha. Kuhain yan, hindi kuhain. Eh, siya naman nagbigay. Alam mo naman, kaya itong mga young people, huwag kayong akala nyo, dyan, ay, may nagkagusto sa akin. Wala nang magkagustong iba, ito na lang, okay na to. Parang wala kang tiwala sa Diyos doon. Bayaan mo, ayaw niya. Piliin mo ang Diyos. Amen? Handa niyo lagi yan. Hindi ka magsisisi. Eh si Job, ganun ang ginawa niya. Alam niya kasi, kahit mayaman siya ngayon, ang Diyos ang nagbigay niyan. Yan mo, kahit mga hayop po minsan, yung ibang hayop, di nanganganap. Ay, lugi. Talaga. Pero ang Diyos, pinagpala ka, dumami, hindi nagkasakit. Diba? Yung mga alaga ng iba, may sakit niya sa'yo, wala. O, ikaw naman din. Ako, hindi ko alam bakit ako yun, hindi nagkakasakit. Salamat sa Diyos. Ba't di ako na-COVID? Takot na takot yung iba dyan, ha? Hindi pala totoo. Hindi, may kilala ako, eh. Nalaw ko lang yun. Anyway. So, ganun po yung prinsipyo. Amen? Eh, sabi dito, kaya pinatunayan, pinakilala sa atin si Job, na kailang minis ako dyan. Ang bilis, ha? In all this, Job sinned not. So, ganun sana yung atin. Kung ang Diyos ay, ilan? 55 pa lang, another 30. Kasi tapos na yung chapter eh. So, hindi siya nagkasala sa Diyos. At hindi lang yun. Sabi dyan, nor charge God foolishly. Kasi yung magkasama nga po yun. Ibig sabihin nito, ang isa sa talagang, kumbaga yung kasalanan na malamang, lamang, sa gawin ng isang taong katulad ni Job na nawalan, nalugi, nawalan. Okay? Anong gagawin mo pag nawalan ka? Yung katulad ng pagkinsin siya, mandadaya ka. Ba't ka nandadaya? Eh, kasi Lord, inalis mo yung ano eh. Okay, unfair, unfair yan, Lord. Bakit ganon? Bakit sila, mayroon silang ganito ako, wala. O ito na lang yung sa akin, ba't kinuha pa? Unfair, hindi unfair ang Diyos. Kahit kailan, hindi siya may unfair. So, huwag mong kung magkakasala ng ibang bagay, pero especially, never mong sabihan ng Diyos na kung ano mang kamalian. So, kaya foolishly. Eh, unfair ang Diyos. Ano pa? Ay, may favoritism ang Diyos. Wala siyang favoritism. Amen? Unless Zionist ka. Ano nga yan? Judaizer. May favoritism daw ang Diyos. Mali. Amen? Kung may favoritism yung magulang mo, kasalanan yun nila. Huwag mo yung dama yung Diyos. Okay? Gusto mong pahabain eh.
So, ano pa nangyari? Eh, basta kwento lang yan eh. Hindi kwento lang to. Kaya nga, nasa Bible to. Makikita nyo po yung wisdom sa Job sa pagpapatuloy natin. Dito, kwento lang. Maraming prinsipyo dito na hindi maiisip lang na kung sino mga writer ng MCU, di ba? Ang galing nyo, naisip nyo na ganun. Ang galing talaga nun. Maisip nyo yun? Ginaya nga lang iba dun eh. Di ba? Sa DC. Oh, pati rin nyo, sabi dun. Karamihan sa Marvel, ginaya sa DC. Halos lahat. Umaunlad man sila ngayon, ewan ko. Inachambahan nila. Pero, wala pa yung mga pwede apply to. Ano yung mga takot kayo mawala sa inyo? Yan. Ano madalas, mga young people? Anong ayaw nyo mawala sa inyo? Ha? Ha? Lakas. Tama. Ano pa? Kaya pinagbiyayabang nyo yun, di ba? Malakas kami. Hindi mo naman ginagamit sa tama. Ha? Ano pa? Ha? Taga-suporta. Okay, tama rin yan, no? Supporters, friends. So, huwag yung pagpalit ang Diyos. Amen? Amen. Ngayon lang, dahil nagdadaldalan eh. Pag nagdadaldalan kayo, nag-fish dito, ano kayo? Sinong bida sa inyo? Iba naman, di nakikinig, nautulog. Sinong bida sa inyo? Pastor, pagod ako eh. Eh, ganun naman, lahat tayo dito. Pagod. Kaya na nga lang, at least nakatulog ako ng konti eh. Tapos tuloy ulit. May ano lang naman, may schedule naman dyan. Eh, gusto ko mga magdadala na ngayon eh. Kasi, ano eh. Kasi iyong pakinggan yan eh. Kasi ako yung sakol dun eh. Eh, di lalo ka dahil makinig. Amen. Diba? Kasi itong prinsipyo na to, paulit-ulit to, kahit kanino. Mga bata, matanda, mayaman, mahirap. Kasi mga mayaman lang yung ganyan eh. Kami, mga may nakita akong ganun eh. Mga magdahilan, mga mahirap, pastor, wala yung kasalanan, ha? Kami, ano, simpleng tao lang ako. Kung nakilala ko na, kaya pala mahirap, kasi loko-loko nga, tamad, manluloko. Eh, yung mga yan, eh. Mga bata naman ganun. Sabi mo, walang blessing, eh, pastor, eh. Walang pumapunsin sa akin, kasi hindi maayos ang attitude mo, eh. Men? Bata ka pa, sinungaling ka na, eh. Hindi ka pa nakikinig. Mayabang ka pa. So, kahit ano pa yan, again, yung prinsipyo dito, yung pinaka, kung napansin nyo, ha, sinong pinaka ano dito? Bida, kahit naman saan, ang Diyos. Amen. So, ang bida ng Diyos, makinig ka. Alamin mo rin yung mga ayaw niya, huwag mong gawin. Kaya binanggit dito sa, alam nyo ba, sa para sa birang mabanggit sa Bible? Alam nyo ba yun? Dito lang siya una, hindi nung una. Pero dito siya yung nakita mo yung mga sinabi ni Satanas. Bihira siya magiging sa Bible. Kaya makinig. At alamin nyo, ganun pala si Satanas, hindi ko gagayahin. Iiwasan ko yon. At alamin ko rin yung pwede niyang gawin sa akin. At hindi niya pwedeng gawin sa akin. Hindi niya kaya kasi nga, siya ini-screen ng Diyos eh. Amen? Ano pa, mga aral dito? Lahat pala pwedeng gawin ng Diyos. Pwede tayong protektahan, pwede yung allow tayong maghirap. So, anong pinaka-business na hindi malulugi? So, yung panahon ni Job, ganoon talaga ang business nila, hayop yan. So, pag nanganak yan, magbebenta, yung iba naman kakainin, yung iba magagatas, yung iba camel, siguro pinaparentahan nyo, parang sasakyan. Hindi ko alam. O, hindi naman malulugi ito. Eh, kung mamatay, may peste. Mga COVID. Hindi totoo yun eh. Alam ko, joke lang yun. Ibig sabihin niya, pwede pa rin. Actually, may mga talagang, ano, may mga peste na totoo pag ginusto ng Diyos. Eh, mga ano na ngayon, basta mga sasakyan na yun. Eh, peste ba yan? Yes. Oo, oh, yun nga lang. Yung mga diesel, maraming na lugi daw dun. Tumaas diesel. Ang puhunan mo, ganun lang eh. So, ano pa? Eh, pastor ako, ah. Ganito ang, itong mga young people, bisa maangas na eh. Napansin mo ba yun? Kinapansin ako ganun. May pangarap lang siya, kinukumpara na agad siya. Ako, paglaki ko, ganito ako, ikaw, ganyan ka lang eh. Hindi pa ka nangyayari. Nagmamalaki mo na.
Ikaw, teacher ka lang. Ako, ano, engineer. Oh, magaling naman talaga, kaso magkakatotoo ba? Tanong. At yung ibang engineer, wala lang. Oh, yung ibang engineer talaga, pero minsan, ano? May mga engineer na mababa lang. Kasi hindi nga tapat, hindi nakikinig sa mga prinsipyo ng Diyos. Eh iba, ano lang, ano bakit kanina, teacher lang, eh kung head teacher ka. Principal. Ha? Kung principal ka, eh kung head ka ng DepEd. Di ba? Yung mga magganaan, hindi naman lahat. Pero, di ba? Daming kupit nun. Kasi pinakamaano, sa totoo lang. Pinakamalaki yung budget, DepEd, tas na ganyan yung mga Pilipinong ano, hindi nakakabasa. Tapos ngayon, napansin nyo ba sa kanila kaya nagdududa ro, ayaw sa kanila ibigay yung ayuda, di ba? Ngayon pa lang, mali na nga yun eh. Anyway, na bata, mag-iingat. Amen? Kilalanin nyo ang sino ang Diyos na may hawak pala ng pagpapala at ng pagpapalo. Ang Diyos yun. Umakinig. Galangin natin siya. Sabi dito, katakutan natin ng Diyos. May takot ng tamang takot tayo sa Diyos. At sabi doon, issue evil, ibig sabihin, kamuhian nyo. Parang kanina, ganda nung topic nyo sa Bible quiz nyo eh. Diba? Nabanggit yung mga bakla doon. Kaya huwag yung tatanggapin yan. Pag sinabi si Job, may takot siya sa Diyos, pero binirihan niya yung mga ano. Kaya ngayon, may kaibigan ako, pastor, mabait naman bakla eh. Ano ngayon? Oh. Hindi ka magiging mabuting ganun. Magiging mabuting tao sa harap ng Diyos. Kung hindi mo kinamumuhian, yung mga kinamumuhian ng Diyos. Amen? Amen. Amen? Amen. At sa party nga ng Job, inaano ko lang eh. Para maging exciting tayo series. Kasi pagkatapos po nito, another chapter, another pagsubok, tapos puro ano na to, puro philosophy na. Inahanda ko lang kayo. So dapat alam niyo yung konsepto, alam niyo yung background ng kwento. Pag nag-usap-usap na sila dito, hindi ka maboring. Kasi lahat yung may kinalaman sa buhay natin even now. Eh, pastor, siya lang naman yan eh. Sabi nga ni pastor, siya lang ang Job. Ito to, yung pero may mga prinsipyo na malalaman natin, maaaral natin. Sa buhay ni Job, but therefore sa kanyang mga sinasabi. Kasi later, ganun, ang gagawin niya, palitan sila ng parang mga ano, ang debate ba? Hindi naman. Pero, magpapalitan po sila ng mga salita. Pag hindi nyo alam na si Job ay tunay na, sabi dyan, perfect and upright. Ang galing din pala ng mga kaibigan ni Job eh. So dapat alam niyo yung background ng story, siya ay talagang perfect and upright. Akusahan siya, pero hindi tama yung accusation. So para malalaman niyo kung paano sagutin yung mga bagay-bagay. Again, hindi niyo ma-appreciate yung hindi kayo makikinig. Absent muna. Eh basta every ano ba yan, every Sunday eve. Hindi natin sure kasi nga minsan nag-extend yung message sa umaga. Pero parang Daniel series natin, Revelation, hanggat maaari, yan yan ang Sunday afternoon. Amen? Amen. So this time, yun, kilala na si Job, sana gayahin natin si Job. Yung mga magandang ginawa niya. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga sa series na ito, Panginoon, naumpisa namin, I pray, nakita namin, Panginoon, yung buhay ni Job, mag-reflect kami doon, hindi kami mayaman masyado. Pero kami po, may mga pinagkatiwala ka rin sa amin, minsan, yung mga kabataan, lakas, talino, maganda, pogi, Panginoon, minsan, mga favor din sa ibang tao. Minsan, kayamanan, Panginoon, I pray, na ang desire namin, Panginoon, malaman, katulad ni Job, bakit ibang attitude niya kumpara sa iba, maganda, tama. Makita nawa namin ang kanyang attitude sa inyo, Lord, yung paano kanya minahal, ang inyong salita, Panginoon, ang inyong katotohanan, solid, Panginoon, sa pangunawa, kung sino kayo at kumpara sa mga blessing na maaaring na matanggap at natanggap na. So I pray, palayan niyo pa kami series, Panginoon, kayo malulati lamang sa aming buhay, kayo magabay sa aming ministry, trabaho, Panginoon, buhay, may pamilya, mga young people, Panginoon, mga plano nila sa buhay, gabayan niyo po, Lord, according nawa sa inyong salita, ano lang pagkaplano, Panginoon. Na po kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.